Kailangan ba na i-block si ex or yung boyfriend mo kapag nag-aaway kayo? Or kapag sinaktan ka? At kailan mo ba siya i-block? Yan ang ating pag-uusapan sa video nito. But before we continue, you know what next? Don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, sa mga baguhan dito, just call me your Kuya Mael. And my partner here, say hello, Panda! Hello po! Let's go, mga katambal! Kung akong tatanungin nyo kung kailangan bang i-block si ex or yung boyfriend kapag sinaktan ka, ang sagot ko ay yes! No! Yes! No, Kuya! Yes! No! Tumahimik ka, hindi kita kinakausap, Panda, tumahimik ka! Yes! No! Ikaw na dito, ikaw na. Total, mas magaling ka na sa akin. Ikaw na, ikaw na. Sure. Total, mas magaling naman ako sa'yo, Kuya. Relax. Okay, ganito na lang. Depende. Oh, wala nang lugi, ha? Approve, Kuya. Okay, approve. Depende yan. Yes, narinig yun. Depende yan kung kailangan i-block or hindi. Kung ako yung tatanungin nyo, kapag meron akong ex or sinaktan ako ng partner ko, hindi ko na siya ba-block. Why? Kasi, it's okay for me. It's fine for me. Kayang-kaya kong i-take yun. Kayang-kaya kong i-absorb yun, yung sakit na yun. Dahil alam ko sa sarili ko na medyo matibay ako. Meron ako strong personality. Ngayon ang problema, hindi tayo pare-parehas. Ikaw, sabihin na natin na medyo hindi mo kaya na makamove on sa sakit na dulot ng ex mo or sa sakit na dulot ng boyfriend mo. Kaya kailangan mo siyang i-block. Kung sa tingin mo is that you're fine, it's okay for you na kahit hindi siya i-block, is that hindi ka ganun ka-affected sa kanya, then well, hindi mo siya i-block. Ang problema, paano kapag hindi ganun ka-strong yung mentality ko or yung personality ko? Well, i-block mo siya. Ang tanong, kailan mo siya i-block? For me, with regards sa ex mo, i-block mo siya when you're 100% na ready na mag-move on sa kanya. Yung talagang ayaw mo siyang balikan. You're not interested in getting back your ex. Teka, is it my grammaring is correcting? Hey, you, Panda. Is my grammaring okay? No, just like your rocky old face. Lumayas ka na. Lumayas ka na. Ang bad mo yung Panda, ha? Ang bad mo ngayon. Sometimes, kapag hindi mo kasi pinablock yung ex mo, meron pang communication. So, nag-reach out sa sayo. And, maaring ibabalik na yung mga sakit kasi binabatukan pa din ang mga masasakit na salita, di po ba? Or kahit na nakikipag-ayos siya sa'yo, pero masakit talaga sa'yo, okay? Kaya nahihirapan ka na maka-let go, mahirapan ka na magkakaroon ng peace of mind, kailangan mo siyang i-block. Ito pa, kapag hindi mo kasi siya blina, is that, lang, pinagpapawisan ko ako, I'm so hot talaga, hindi ko alam, so hot. Ito pa, kapag hindi mo kasi siya blina, ganito ang mangyayari. Hindi mo naman talaga siya maiiwasan na istukan. Hindi mo maiiwasan na i-visit yung kanyang timeline para makahanap ng update sa kanya kung kumusta na siya. Alam ko, hindi mo yon mapipigilan. So, kapag binlock mo kasi siya, naka-block na eh. Medyo magdadalawang isip kang mag-unblock sa kanya. Okay? Kasi yun yung idea na pumipigil sa'yo kaya nahihirapan ka na makamove on or magkaroon ng peace of mind kaya bumabalik yung mga sakit, yung mga nangyari. Ngayon, with regards sa boyfriend mo, yung partner, yung asawa mo, kapag mga simpleng bagay lang, huwag mo na siyang i-block. Huwag mo nang i-block kasi mamaya i-unblock mo din lang naman eh. Pero kung talagang meron kang sapat na dahilan, talagang nasaktan ka at kailangan mo ng space, okay, i-block mo siya and then mag-no contact roll ka. Pero pag regards naman sa ex mo, kapag 100% na gusto mo na talagang mag-move on, hindi ka na interesado sa kanya, then i-block mo siya, then mag-no contact forever ka na. Ganun lang ang kadali eh. Ito ba, based sa mga nagtatanong sa akin, ang impression nila or yung nasa isip nila kapag binablock sila ng kanilang partner is that ganito, yung linyahan nila. Kuya, blinock niya ako or blinock ako ng boyfriend ko or yung ex ko. Ibig ba sabihin nun, hindi na niya ako mahal? Okay? Ganito ang gawin mo. Ilagay mo yung ex mo or yung partner mo na nanakit sa'yo sa situation ng nagtatanong sa akin. Kasi yung papasok sa isip niya kapag binablock mo siya is that hindi niya ba ako mahal? Ganun yun. Wherein, ibang-iba sa iniisip mo
na baka iniisip mo na magiging bitter ka sa paningin niya, or iniisip mo na baka iisipin ng partner mo na patay na patay ka sa kanya kaya binablock mo siya. Hindi. Hindi. Mas malaki yung chances na iisipin niya na hindi niya pa ako mahal. Bakit binablock niya ako? Bakit? Ganun yun. So, i-summarize natin. Kung talagang ang pang-block sa kanya ay yung feeling mo na makakatulong sa iyo para makamove on, para magkaroon ng peace of mind, para mas mapagaan yung pakiramdam mo, para mas makapag-isip ka ng maayos, i-block mo siya. Pero kung parehas lang tayo na medyo merong pang-strong na personality or mindset and it's okay for you, lalong-lalo na kung mga maliliit lang na bagay, then huwag mo siyang i-block. Yan ang ating kasagutan sa mga tatanong tungkol sa issue na yan. Thank you so much mga katambay. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa akin. So, because I'm so hot and I need to change na. Para mga katambay, ingat kayo palagi dyan. Bye.